everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Welcome back sa ating YouTube channel. Siyempre kasama nyo na naman ang nag-iisa nyong host dito sa ating programang Dear Mama Mia. Hello po sa inyo! Kumusta po ang inyong weekend? Kayo po ba'y nakapagpahinga ng mas mahaba-haba? Kayo po ba'y nakatulog ng mahaba, nakatulog ng mahimbing? Hindi kaya kayo pa rin ay nag-overthink at kayo pa rin ay binabagabag ng mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Naku, meron talagang mga ganon na mga moment, pero laban lang, pasasaan ba't matatapos at matatapos rin ang lahat. Maniwala kayo, basta't kayo'y nananalig, matatapos at matatapos din yan. Pero bago po ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa inyo dahil sa patuloy niyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Kahit na weekend ay nakikinig at nag-aabang pa rin kayo ng panibago nating mga kwento, thank you so much po, lalo na doon sa kada alas 12 ng alas 12 ng tanghali ay nag-aabang ng panibago nating upload. Maraming salamat po. At kung hindi naman kayo taga Pilipinas, kung ano pong equivalent ng alas 12 ng tanghali sa inyo, dun po kayo nag-aabang. Thank you po so much from the bottom of my heart. And syempre, sa lahat ng mga nag-comment, lalong-lalo na yung mga madamdamin talagang comment na parang dinibdib talaga yung mga storya, naramdaman talaga ang mensaheng hatid ng storya natin. Ako, maraming salamat po sa inyong lahat at kayo po'y patuloy na tumatangkilik dito sa ating YouTube channel. At bilang pasasalamat, nais ko munang batiin ang iba sa inyo. Clark Joshua, hello po. And syempre, hello din kay Eunice, hello din kay Jane May, hello din kay Joyce, o kay, sino ba to? Dos, ayun, hello Dos, and Jeneline, hello Josie, hello Riza, sa lahat ng mga taga Eastern Samar, hello po, sa mga taga Breadpoint, Oras, Eastern Samar, hello po sa inyo, maraming salamat. At G. Corbio, thank you so much. And kay Maria Sato, thank you. Kay Rene De Jose, maraming salamat sa pakikinig. Kay Marilu Bueno, thank you so much. Kahit gabing-gabi na siyang natatapos sa kanyang trabaho, ay kanya pa rin pinapakinggan ang ating mga storya. Maraming salamat po. Dins Lumigid, thank you so much. And maraming salamat sa lahat ng mga madamdamin talaga ang mga comment, tapos hindi naglalagay ng pangalan. Thank you po sa inyong lahat. Kahit hindi ko kayo maisa-isa, pero napakarami niyo po. Maraming salamat. Sally, thank you so much. Josephine, maraming salamat. Sa lahat ng mga taga-Saudi, mga taga-Italy, ayon, sa lahat po ng mga taga-Qatar, God bless po sa inyong lahat. Sa mga taga-Dubai, yung mga nagtatrabaho nating OFW sa Malaysia, thank you so much. And maraming salamat din sa pagbibigay niyo ng oras dito sa ating YouTube channel. Thank you, Shumi. Maraming salamat, naluha raw siya sa ating storya. Sa mga taga-Kuwait, thank you. Maraming salamat din kay Bay Marinel, kay Noemi Badon. Thank you, Mayan Zaragoza. Maraming salamat. And syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga taga-Tanawan, Batangas. Tama po ba ang aking pronunciation? Baka po ako'y nagkamali. Hello po kay Edna. Ayan, maraming salamat, Edna. And syempre, kay Romel Landicho. Ayan, anak daw niya na advance happy birthday ngayong February 4. This coming Sunday. Hello po. Hello kay Nancy Balingbing. Maraming salamat. Rosemary Salonga. Ronald Rubido. Maraming thank you. Marites Loretta Yante. Maridel Bulay-Bulay. Thank you. Vicky. Jeanette. And syempre sa lahat po ng mga nag-comment sa mga taga Bahrain, Qatar, Navotas City. Kay Elizabeth, maraming salamat sa mga taga Navotas. And syempre kay E.B. Magalona. Thank you so much. Kay Talia from Riyadh. Ayun. Hello kay HDA Bakong. Tama po ba? And syempre sa mga taga-Qatar,
Maraming thank you. Ayun, maraming taga-Qatar na nag-comment sa atin. Maraming salamat po. Glyza Bilbar, maraming salamat. Antonio Villanueva, Marilyn Balais, thank you. Ate Saman Cheska, tama po ba ang basa ko? Maraming thank you sa inyong lahat. Glenn Torres, thank you so much, Glenn. And sa lahat ng mga taga-Japan, Gialin Tarok from Jeddah, hello po sa inyo, Kawayan Isabela. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Marami pa po tayong hindi nababasang comment, pero comment lang po tayo ng comment dahil baka sa susunod, yung komento nyo na po ang ating babasahin sa susunod nating upload. Pero sa ngayon, nais ko munang i-share ang isang kwento na alam ko marami po ang nakaka-relate. Dahil kapag tayo po ay nagmamahal, minsan ay atin na pong parang dinidiktahan ng mga taong minamahal natin. Parang gusto nating kontrolin lahat ng kilos nila. Parang gusto nating siguraduhin na tayo lang talaga at wala ng iba. May mga ganun talagang klase ng pagmamahal. Lalong-lalo na kung takot na takot kang mawala siya sa'yo. Pakinggan natin ang letter ni Elmer. Alam kong excited na kayo dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Paano nga ba dapat mahalin ang isang tao para huwag siyang mawala sa'yo? Paano nga ba dapat ipakita ang pagmamahal na ito? Paano mo ba ipaparamdam sa taong mahal mo ang tunay at wagas mong pag-ibig para huwag na niyang naisin na iwan ka at humanap ng iba? Dear Mama Mia, may mga bagay sa mundo na hindi natin kontrolado. Isa na nga rito ay ang mga taong ating minamahal. Mahirap man, pero kailangan nating tanggapin ang masakit na katotohanang hanggang hiling na lang tayo, na sana ay maibalik natin ang kahapong punong-puno ng ligaya at walang spasyo ng pagdurusa. Na sana maibalik natin ang ating pagmamahal para sa taong ating iniibig. Ako si Elmer, isa pong masugid yung tagapakinig dito sa Quezon City. Dati talaga akong taga Mindoro, Mama Mia, pero napadpad ako dito dahil nga sa labis-labis kong pagmamahal para sa isang tao. Mama Mia, nakilala ko siya nung ako ay 15 years old pa lamang. Medyo matagal-tagal na ang panahon na lumipas simula noon. Nakilala ko siya sa isang sayawan dahil piyesta yon ng kanilang lugar na malapit lang din sa aming probinsya. Naanyayahan ako ng mga pinsan ko doon na samahan raw sila sa isang sayawan. Hindi naman ako mahilig sa ganoon, Mama Mia. Pawang basketball at paglalaro lang ng iba't ibang mga games sa cellphone ang pinagkakaabalahan ko. Pero ewan ko ba kung anong nangyari. Bakit nila ako nakumbinsi noong gabing yon na samahan sila? Ang totoo niyan, isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi talaga ako palagala, Mama Mia, ay dahil stricto po ang mga magulang ko. Kahit na naturingan akong lalaki, ay ayaw na ayaw pa rin nilang gumagawa ako ng kabulastugan. Dapat daw magseryoso ako sa aking pag-aaral. Pero nung gabing yon ay pinagpaalam nila ako sa aking mga magulang. Nang sabi nila ay dun daw ako matulog sa kanila dahil fiesta naman kinabukasan. Mama Mia, pinayagan ako ng mga magulang ko dahil ang pag-aakala nila ay sa bahay lang kami ng mga pinsan ko. Pero hindi yun nangyari. Sinama nila ako sa isang sayawan. Medyo hindi ko pa alam noon ang mga nangyayari. Mama Mia, sa probinsya kasi namin, meron pong tinatawag natin na parang pabayad. Kapag may mga babae na kailangan mong isayaw ay mamimili ka sa mga yon pagkatapos ay may bayad para maisayaw sila. Doon ko po nakilala si Jane. Hindi naman siyang pinakamaganda doon sa grupo ng mga kababaihan na pwede mong isayaw pero may bayad. Pero siya po ang may pinakamagandang ngiti. Masayahin siya at kwelang-kwela.
Marami siyang baong jokes, kaya naman, hindi siya nakakaumay kausap. Mama Mia, kahit hindi siya ang pinakamaganda at kahit inuudyukan ako ng mga pinsan ko doon na ang pinakamaganda raw ang isayaw ko, ay si Jane po ang nakakuha ng atensyon ko. At nung nakuha nga niya ang aking buong atensyon, Mama Mia, ay sinabi ko sa sarili ko, nakukunin ko rin ang kanyang cellphone number. Nagsayaw kami ng sweet dance. Panay hagikik lang siya habang sinasayaw ko. Pero ewan ko ba, Mama Mia, may nakikita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Para bang may lungkot yun. Kaya naman, para mabawasan ang kaba na nararamdaman ko nung mga panahon na yon, ay unti-unti ko siyang kinakausap. Pinanong ko siya kung tagaroon ba siya. Sabi niya, oo. Suki raw talaga siya at ang kanyang mga kaibigan sa mga sayawang ganito. Inanong ko rin siya, Mama Mia, kung nag-aaral pa siya. Ang sabi niya ay hindi na. Kakagraduate niya lang ng high school. Doon ko nalaman na mas matanda pala siya sa akin. Tinanong ko kung ano ang edad niya at ang sabi niya ay magsi-17 na raw siya. Halos 2 taon ang tanda niya sa akin, Mama Mia. Pero ayos lang yun. Hindi naman halata sa kanyang mukha dahil maganda naman talaga siya, lalo na kapag nakangiti. Nung natapos na ang sayaw namin, Mama Mia, ay inaya ko siyang maupo. Pumayag naman siya at doon ay mas nakapag-usap kami ng maayos. Tinanong ko ang cellphone number niya at sa walang pag-aalinlangan ay binigay naman niya sa akin ito. Sabi niya ay text ko lang daw siya. Pero huwag daw akong mag-e-expect na magre-reply siya dahil hindi raw talaga siya nagpapaload, lalo na kung wala naman siyang hawak na pera. Mama Mia, sinunod ko naman ang sinabi niya. Pagkadating na pagkadating ko sa bahay ng pinsan ko ay tinext ko siya kaagad. Tunay ngang wala siguro siyang load dahil hindi naman siya nagre-reply sa akin. Kinabukasan ay tinext ko rin siya ng good morning and how are you, pero wala pa ring reply. Nung mag-aalmusal na ay tinext ko siyang kumain na dahil kakain na rin ako. Nung magla-lunch niya ay tinext ko pa rin siya. Mama Mia, wala pa rin siyang reply kaya naman naisipan ko noon na bigyan na lang siya ng load. Meron pa naman akong mga ekstrang pera dahil may mga naiipon naman ako mula sa baon ko at saka kapag nananalo kami sa liga ng basketball. Binigyan ko siya ng load pero hindi ko sinabi na ako ang nag-load sa kanya. Bigla na lang siyang nag-text at tinanong kung ako raw ba ang nag-load at maraming maraming salamat daw. Natuwa naman ako dahil nag-reply na siya. Sabi ko ipa-unli niya para naman ay magkausap at magkakwentuhan kaming dalawa. Mama Mia, buong gabi nga noon kahit fiesta at marami talaga ang bisita ng aking mga pinsan ay wala talaga akong ibang inatupag kundi ang cellphone ko. Katext ko kasi si Jane. Masaya siyang kausap kahit sa text lang. Naaaliw ako sa kanya. Kaya naman, pinagpatuloy ko ang pagtitext sa kanya pati na rin ang pagbibigay ko ng paunti-unting load. Mama Mia, hindi ko na malayan na dumaan na pala ang ilang linggo na naging magka-textmate kaming dalawa. Masaya ako. Kahit na hindi kami nagkikita ay masaya ako. Hanggang sa unti-unti ay naramdaman ko na kapag hindi ko siya ka-text ay nami-miss ko siya. Kapag wala po siyang reply sa mga text messages ko ay miss na miss ko na siya, Mama Mia. Kaya naman unti-unti ring nauubos yung aking mga naipon sa kakaload ko sa kanya para lang mag-reply siya. Hanggang sa naubos na nga pati allowance ko, Mama Mia, dahil sa pagtitext ko sa kanya. Mama Mia, nawalan na rin ako ng load kaya naman lumipas ang ilang mga araw na hindi ako nakapag-text sa kanya. Hanggang sa isang gabi, magpapa-load na sana ako pero bigla na lang tumawag sa akin si Jane. Hello Elmer, busy ka ba? Tanong niya. Ay hindi naman, bakit? May kailangan ka? Pwede ba tayong magkita? Ay naku Jane, baka hindi na ako pwedeng lumabas sa bahay, gabi na eh. Actually, magpapaload lang sana ako sa may tindahan.
Elmer, san ba ang inyo dito? Kasi nandito ako sa barangay nyo eh. Mama Mia, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko nung sabihin niya na nasa barangay namin siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Bakit niya ako pinuntahan? May gusto kaya siyang sabihin? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Paano kung na-miss niya ako ng sobra nung mga panahon na hindi kami magka-text dalawa? Paano kung gusto niya ako at yun ang sasabihin niya sa akin? Kaya naman kahit alam kong mapapagalitan ako ng mga magulang ko, Mama Mia, ay umalis pa rin ako sa bahay namin ng 10 oras ng gabi. Ang sabi ko ay magpapaload lamang ako. Nakita kami ni Jane sa isang malaking tindahan na malapit lang sa may simbahan. Yung simbahan kasi namin, Mama Mia, ay noon po talaga sa aming lugar. Kaya kapag yun ang ibigay mong landmark o tagpuan, ay paniguradong magkikita talaga kayo ng taong kakatagpuin mo. Pagdating ko doon ay nandun na si Jane sa labas ng simbahan at naghihintay. Sarado na kasi ang simbahan na yun, Mama Mia. Kaya naman, inaya ko siyang magmerienda muna. Pero ang sabi niya, doon na lang daw muna kami sa plaza dahil may gusto siyang sabihin sa akin. Pumunta kami ng plaza, Mama Mia, at kahit medyo madilim na doon at nilalamok kami ay ayos lang sa akin. Di bali nang magka-dengue, makasama ko lamang siya. Ganun ko po siya ka-crush noon. Ganun po niya nakuha ang atensyon ko. Pagkaupo pa lang namin sa may sulok ng bench, ay sinabi niya sa akin na may problema raw siya. Sorry, Elmer, ha? Sorry kung ikaw talaga ang napagsabihan ko ngayon. Wala talaga kasi akong ibang makausap eh. Wala naman talaga akong tunay na kaibigan. Sabi niya. Ano? Anong wala kang tunay na mga kaibigan eh? Marami ka namang kasamahan dun nung una tayo magkakilala, hindi ba? Alam mo, Elmer, hindi naman ibig sabihin na lagi mong nakakasama ang mga tao ay tunay mo na silang kaibigan. May mga tao kasi na hanggang good times lang. Kapag naman kailangan mo na ng tulong, ay hindi mo na maaasahan ang kanilang presensya sa buhay mo. Nalungkot ako sa sinabi niya, Mama Mia. Doon ko napagtanto na kahit pala napakamasiyahin niya ay may pinagdadaanan pala siya. Okay, sige, game. Ano bang problema mo? May maitutulong ba ako? Naku, kung pera yan. Wala ako nun, ha? Naubos na nga allowance ko eh. Pagkasabi ko noon ay bigla siyang tumawa. Alam mo, kwela ka rin pala. Sabi mo ako itong joker pero ikaw din pala. Sabi niya. Ayan, napatawa na kita. Bigla na namang lumungkot ang kaniyang mukha, Mama Mia. Elmer? Kasi Elmer, naghihiwalay na ang mga magulang ko eh. Naghihiwalay na sila dahil sa akin. Naguguluhan ako sa sinabi niyang yun. Dahil sa'yo? Bakit naman maghihiwalay sila dahil sa'yo? Elmer, kasi ano ko ba ito sasabihin? Alam ko naman na hindi mo ako huhusgahan, di ba? Kaya sige, sasabihin ko sa'yo. Elmer, nalaman kasi namin na hindi ko pala tunay na papa yung kinikilala kong papa. Na pinagtaksilan pala siya ni mama dati. At ako yung bunga. Mama Mia, gulat na gulat ako sa mga sinabi niya. Akala ko pa naman na nagbo-boyfriend na siya at nagalit ang mga magulang niya. O di kaya may nagawa siyang mali sa school kaya ganun. Wala akong alam na sasabihin nun sa kanya, Mama Mia. Paano ko ba siya iku-comfort? Paano ko ba sasabihin sa kanya na ayos lang yun eh? Alam ko naman na hindi talaga ayos yun. Elmer, bakit kaya ganun? Bakit kaya nagawang lokohin ni mama yung papa?
napakabait niya eh. Alam mo kasi, yung papa ko, nagpapakahirap sa pagtatrabaho para sa amin. Kahit kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mukha, kapag nakikita niya kami ay umingiti siya. Siguro para huwag ipahalata sa amin ang lungkot at pagod na kanyang nararamdaman. Kala ko nga noon yung pagiging masiyahin ko ay sa kanya ko nakuha eh. Akala ko sa kanya ako nagmana pero imposible pala yun. Paano ako magmamana sa isang taong hindi ko naman kaano-ano? Sa isang taong hindi ko naman kadugo? Sa isang taong nasaktan ng dahil sa existence ko? Pagkasabi niyang yun, Mama Mia ay bigla na lang bumuhos ang kaniyang mga luha. Alam mo Elmer, hindi ko alam kung maiintindihan mo yung nararamdaman ko eh. Pero Elmer, masakit eh. Masakit. Masakit malaman na buong buhay mo ay isa palang kasinungalingan. Mama Mia, niyakap ko na lang siya habang patuloy siya sa pag-iyak. Binuhos niya lahat ng damdamin niya sa akin nung gabing yun. Naawa ako sa kanya, Mama Mia. Elmer, paano kaya kapag maglayas na lang ako? Baka magkabalikan si Mama at si Papa. Sabi niya ilang minuto matapos niyang umiyak ng grabe sa balikat ko. Naghahalo na nga ang sipon niya at ang luha niya sa balikat ko, Mama Mia, pero hindi ko na lang ininda yun. Ang iniisip ko na lang ay mabawasan kahit papaano ang bigat na kanyang dinadala. Anong maglayas? Naku, wag na wag mong gagawin yun. Eh kasi ako naman ang dahilan, di ba? Ako ang dahilan kung bakit nagkakagulo sila. Baka kapag nawala ako ay magiging maayos sila. Yun lang naman ang gusto ko, Elmer. Yung maging maayos ang mga magulang ko. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay inalo ko siya ng inalo para sana baguhin ang kanyang isip tungkol sa paglalayas niya. Alam mo, walang magandang maidudulot niyang paglalayas mo. Kung ako sa'yo, gawin mo na lang kung anong magagawa mo. Kausapin mo yung mama mo na kausapin yung papa mo. Kung ayaw naman nilang mag-usap at kung ayaw nilang magkabalikan, wala ka nang magagawa doon. Hindi mo naman desisyon yun dahil sila naman ang may relasyon. Matapos kong sabihin yun ay umiyak na naman siya, Mama Mia. Nakala ko naubos na ang luha niya kanina pero may iluluha pa pala ang kanyang mga mata. Nasaktan ako habang nakikita kong umiiyak ang babaeng mahalaga sa akin. Mama Mia, pagkatapos niyang umiyak ng 2 oras siguro sa balikat ko, ay basang-basa na ang suot kong t-shirt noon. Nagsorry siya sa akin at ang sabi niya uuwi na raw siya. Nagduda pa ako nung una dahil baka totohanin niya ang sabi niyang maglalayas siya. Sigurado ka? Ihahatid na kita sa inyo. Sabi ko. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala, Elmer. Naisip kong tama ka. Naisip ko na hindi dapat ako maglayas. Sige ha, maraming salamat. Uwi ka na, alam kong mapapagalitan ka ngayon eh. Pasensya ka na at nadamay ka pa nitong problema ko. Sabi niya sa akin. Naku, wala yun. Para ano ba't naging magkaibigan tayo? Sorry Elmer ha, ikaw lang kasi ang may tuturing kong kaibigan eh. Ayos nga lang, diba? Mama Mia, naghiwalay kami noong gabing yun na alam kong mabigat pa rin ang loob niya. Mabigat pa rin ang puso niya. Habang papauwi ako ay dasal ako ng dasal para sa kanya, Mama Mia. Na sana'y patnubayan siya ng Diyos sa kung ano man ang desisyon na gagawin niya sa buhay niya. Hindi ko na nga naidasal ang sarili ko nung gabing yun dahil ang naiisip ko na lang ay ang kapakanan ni Jane. Ni hindi na ako nagdasal na sana ay hindi mahalata ng mga magulang ko na matagal akong nawala sa bahay. Pero pagdating ko doon, Mama Mia, ay nasa sala pa ang mama at papa ko at galit na galit dahil kanina pa raw nila ako tinitext. Nung tignan ko ang cellphone ko ay nakamute pala yun, Mama Mia, at hindi ko nakita o naramdaman man lang ang mga mensahe nila pati na ang kanilang mga tawag. Nagsorry ako at sinabi ko ang totoo na may isang kaibigang nangailangan sa akin. Sinabi ko ang problema niya
Pero hindi ko sinabing babae siya, Mama Mia. Kaya naman, naunawaan ako ng mga magulang ko. Pumasok na lang ako sa loob ng kwarto ko, Mama Mia, at doon ay tinawagan ko si Jane. Pero hindi siya sumasagot. Buong magdamag akong walang saktong tulog, Mama Mia. Hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano nang ginawa ni Jane. Naglayas ba ito o tunay itong umuwi sa kanilang bahay? Kinabukasan ay tumawag ako ulit pero wala pa ring reply. Hindi pa rin siya sumasagot at pati text ko ay dinededman niya lang. Kinakabahan na ako noon, Mama Mia. Kaya naman kinausap ko na ang pinsan ko at tinanong kung may alam ba siya kung saan nakatira si Jane. Pero ang sabi niya ay hindi niya alam. Pero may kakilala siya sa isa sa mga kaibigan ni Jane nung gabi ng sayawan. Sabi niya tatawagan niya raw at itatanong. Pero Mama Mia, ilang saglit pa ay tumawag muli ang pinsan ko sa akin at ang sabi niya ay wala raw nakakaalam kung saan nakatira si Jane. Wala akong ibang maisip noon na gawin, kundi ang magdasal ng magdasal na lang na sana ay nasa maayos siyang kalagayan. Hanggang sa kinagabihan, Mama Mia ay tumawag ulit si Jane sa akin. Ang sabi niya ay kung pwede raw ba kami ulit magkita. This time ay humingi na po ako ng permiso sa mga magulang ko na lumabas muna ng bahay. Ang sabi nila ay papuntahin ko na lang daw muna ang kaibigan ko sa amin para mapagsabihan. Pero bigla akong kinabahan, Mama Mia. Ayaw na ayaw kasi ng mga magulang ko na nagkakaroon kami ng mga karelasyon habang nag-aaral. Kaya baka kung ano ang isipin nila kapag makita nilang babae ang kaibigan na sinasabi ko. Ang sabi ko na lang ay hindi pa handa ang kaibigan ko na magsabi sa kahit na kanino at ako pa lang ang pinagkakatiwalaan niya. Mabuti na lang talaga at pumayag ang mga magulang ko na umalis ako nung gabing yun. Doon pa rin kami nagkita sa plaza, Mama Mia. Kinausap pa rin niya ako. Marami pa rin siyang problemang shinare. At doon ay nagkabukingan pa pala ang mga magulang niya na hindi lang pala ang mama niya ang nagloko kundi pati na rin ang papa niya. Meron daw pala itong pamilya sa labas. Kaya naman nagkakagulo na ang lahat sa kanila. Ayaw daw niyang umuwi, Mama Mia. Kaya ang ginawa ko na lang ay pinaabot ko ng madaling araw at nung makita kong madilim na ang bahay namin ay ipinuslit ko po si Jane sa loob ng kwarto ko. Mama Mia, nung nasa kwarto na kami ay sinabihan ko siyang huwag masyadong maingay dahil baka may makahalata sa pamilya ko na may kasama kong ibang tao doon. Sabi ko dadalhan ko na lang siya ng makakain. Tumango na lang siya, Mama Mia. Pero sabi niya paano raw siya makakaligo. Huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan. Maya-maya ay aalis naman kaming lahat, pwede kang maligo. Pero bilisan mo lang ha, dahil baka may biglang bumalik at makita ka. Sabi ko. Unang gabi naming magsama sa iisang kwarto ay nasa kama ko siya habang ako ay nasa sahig, Mama Mia. Iyak pa rin siya ng iyak, pero hinayaan ko na lang muna siya para mailabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa lumipas ang tatlong araw na ganun po ang routine namin. Nasa loob lang ng kwarto ko si Jane, habang ako ay pumupustit ng pagkain para sa kanya. Kapag wala ng tao sa loob ng bahay ay tsaka siya lumalabas para maligo at magbanyo. Pagkatapos ay kumukuha rin siya ng pagkain na titira para may makain siya sa mga araw at sa mga oras na wala ako sa aming bahay. Mama Mia, hanggang sa isang gabi ay grabe ang iyak ni Jane kaya hindi ko na napigilan na samahan siya sa kama at yakapin. Pero Mama Mia, ang pagkakayakap ko pala sa kanya na ganun ay ang magsisimula pala ng apoy sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang naglapat ang mga labi namin. Bigla na lang niya akong siniil ng halik. Mama Mia, hanggang sa unti-unti niya akong hinubaran. Jane, ano ba? Ano ba, malungkot ka lang. Huwag ganito, Jane. Pakiusap ko sa kanya. Ito lang ang tanging paraan para makapagpasalamat ako sa iyo, Elmer.
sa lahat ng sakripisyong ginawa mo. Ito lang ang paraan para masabi ko sa iyong na-appreciate ko lahat ng effort mo para sa akin. Mama Mia, naisip ko nga noon na siguro nga ay tama namang magpasalamat siya sa akin. Pero hindi ko naisip na ganun ang magiging pasasalamat niya. Jean, huwag naman ganito. Baka masira ang buhay mo eh. Wala na akong pakialam, Elmer. Matagal nang sira ang buhay ko. Isang kasinungalingan nga ang buhay na inaakala kong perpekto, hindi ba? Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay hinalikan niya ako ulit. This time ay wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya. Masasabi kong expert si Jane sa paghalik, Mama Mia. Hanggang sa naghubad na rin siya ng kanyang saplot. Mama Mia, minanduhan pa niya ako kung ano ang dapat kong gawin. Minanduhan pa niya ako kung saan ko siya dapat halikan at hawakan. Pasensya ka na, hindi ako marunong eh. First time ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo. Mama Mia, siya nga ang nagmaniobra sa akin nung gabing yun. At may nangyari nga sa aming dalawa. At hindi lang natapos doon, Mama Mia. Dahil ginabi-gabi na namin ang nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa isang hapon, hindi ko nadala ang cellphone ko at naiwan ko ito sa loob ng kwarto ko. Naisip ko na ayos lang naman si Jane sa bahay namin kaya hindi ko na kinuha. Pinatapos ko na lang ang klase ko, Mama Mia. At nung pauwi na ako, ay parang bigla akong kinabahan. Ano kaya ang nangyari? Meron kayang kakaibang nangyayari sa bahay? Bakit kinabahan ako? Ang nasa isip ko noon. Kaya dali-dali akong naglakad mula paaralan papunta ng bahay namin. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay wala namang katao-tao sa labas. Akala ko nga ay tahimik at payapa. Pero pagkapasok ko sa loob ng salas namin ay nakita ko si Jane kasama ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Nung makita ako ng mga magulang ko, Mama Mia, ay sinalubong ako ng suntok ng papa ko. Elmer, ano to? Sino tong babaeng to? Galit na galit niyang tanong sa akin. Papa, siya po si Jane, yung sabi ko sa yung kaibigan ko na nagkakaproblema sa bahay nila. Sabi ko, babae pa lang tinutukoy mo? Pagkatapos ay pinatira mo pa sa kwarto mo nang hindi namin alam? Ilang araw ka na ba dito ha? Binalingan niya ng tanong si Jane. Magdadalawang linggo na po. Magdadalawang linggo? Halos sabay-sabay na tanong ng buo kong pamilya. Opo, sabi ni Jane nang nakayoko. Papa, mama, sorry po. Magpapaliwanag po ako. Hindi ko kasi siya pwedeng pabayaan eh. Pagkasabi ko noon ay umiyak ang mama ko at sinuntok na naman ulit ako ng papa ko. Pinauwi nila si Jane, Mama Mia. Ang sabi nila ay kailangan daw nitong umuwi sa bahay nila dahil hindi raw magandang tignan sa isang babae na nakikitira sa bahay ng isang lalaki. Lalo pa at hindi naman sila kasal. Walang nagawa si Jane, Mama Mia, kundi ang umuwi sa bahay nila. Ako naman ay tawag ng tawag sa kanya pero hindi niya ako sinasagot. Mama Mia, mahal na mahal ko na si Jane. Kahit na magdadalawang linggo pa lang kaming magkasama sa loob ng iisang kwarto, ay naramdaman ko na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Araw-araw nagtitext ako sa kanya tumatawag, pero hindi pa rin siya sumasagot. Iniisip ko na lang noon, Mama Mia, na siguro nga ay nagalit sa akin si Dinodi kaya ay nahiya siya nung malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa aming dalawa. Mama Mia, ang sabi ko noon,
sa sarili ko ay hinding-hindi ako titigil sa pag-contact kay Jane. Pero lumipas na lang ang halos 2 linggo ay hindi pa rin siya sumasagot sa aking mga tawag at text. Mama Mia, naisip ko noon na siguro ay tapos na ang lahat sa amin ni Jane. Siguro ay ayos na, na ganun na lang kaming dalawa. Naisip ko nga noon, Mama Mia, nakalimutan na lang si Jane. Pero bigla na lang siyang tumawag sa akin. Elmer? Elmer, ikaw ba yan? Sabi niya sa kabilang linya. Oo, Jane. Ano bang nangyari sa'yo? Tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi ka naman sumasagot. Text ako ng text pero ni isang reply ay wala kang binigay. Sabi ko. Pasensya ka na, Elmer. Nasa Quezon City na kasi ako ngayon. Nasa isang kaibigan ko. Nakikitira. Quezon City? Eh, ang layo-layo niyan. Anong ginagawa mo dyan? Eto, maghahanap ng trabaho. Pero Elmer, kasi hindi ako pwedeng matanggap sa anumang trabaho eh. Bakit naman? Eh, nakagraduate ka naman ng high school, hindi ba? College level ka nga eh. Bakit naman hindi ka matatanggap? Kasi Elmer, dahil sa kalagayan ko eh. Kalagayan? Bakit ano bang lagay mo? Sabi ko na nag-aalala na. Elmer, buntis ako at ikaw ang ama. Pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay bigla talaga sigurong nawala ang lahat ng dugo ko sa aking katawan. Nanlamig ako, Mama Mia. Malamig na malamig kahit na mainit naman ang panahon. Hindi ko alam kung ano ang ire-react ko. Hindi ako nakasagot habang siya sa kabilang linya ay paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Elmer! Elmer, ano ba? Kausapin mo naman ako. Sabi ko, buntis ako at ikaw ang ama. Sa 3rd pagkakataon ay sinabi niyang buntis siya ay dun lang ako nakapag-react. Ano? Naku, paano yan? Anong paano yan? Galit niyang tanong sa akin. Elmer, kailangan mo akong panagutan. Ah, pwede rin namang hindi na. Pero ang gagawin ko ay papalaglag ko tong anak natin. Sige na, tumawag ka na lang bukas para sa desisyon mo. Pagkatapos noon ay pinatay na niya ang tawag naming dalawa. Nanginginig ako sa takot noon. Paano ko ba sasabihin sa mga magulang ko na nabuntis ko ang babaeng sinama ko sa loob ng kwarto ko nang wala silang alam? Mama Mia, inisip ko na lang noon na itago ang buong katotohanan. Naisip ko nga, Mama Mia, na paano kaya kung pabayaan ko na lang na ipalaglag ni Jane ang anak namin? Pero natatakot naman ako sa ideya na papatay siya ng isang inosenteng sanggol dahil lang sa takot akong pumasok sa isang relasyon. Dahil lang sa takot akong panagutan siya. Naisip ko noon, Mama Mia, na dapat ay kausapin ko si Jane. Pinalipas ko ang gabing yun at kinabukasan ay tinawagan ko siya at sinigurado ko na walang tao sa loob ng bahay namin para walang makarinig sa mga sasabihin ko. O Elmer, ano? Ano na? Jane, saan ka ba nakatira ngayon? Pupuntahan kita. Pananagutan kita. Sigurado ka ba dyan? Pwede ko namang ipalaglag yung bata para hindi masira yung kinabukasan mo. Sabi niya. Hindi, sigurado ako. Pananagutan kita. Saan ka ba nakatira? Bigay mo yung address mo sa akin. Mama Mia, sa unang pagkakataon ay sinuway ko lahat ng utos ng mga magulang ko sa akin. Una, bawal ang mag-girlfriend. Bawal ang magsinungaling. At yung pinakagrabe, Mama Mia, ay bawal magnakaw.
Dahil nung araw na yun ay hindi ako pumasok sa eskwela. Ang sabi ko sa mga magulang ko nung hindi pa ako umalis ay wala kaming pasok at sa bahay lang ako. Nakampante naman sila. At nung makaalis na sila lahat ay dali-dali ko pong inimpake ang mga gamit ko, Mama Mia. Pumasok ako sa loob ng kwarto ng mga magulang ko na alam kong off-limits sa aming magkakapatid. Tinignan ko ang lahat ng drawers nila at nakakita ako doon ng cash. Alam ko kasi, Mama Mia, na doon nilalagay ng nanay ko ang mga emergency funds para sa aming pamilya. Kinuha ko lahat ng yun. 20,000, Mama Mia. Pati na rin ang ibang alahas ng nanay at kapatid ko ay kinuha ko rin. Mama Mia, alam kong kakailanganin ko yun. Nag-iwan na lang ako ng sulat na nagpapaliwanag kung bakit ko nagawa ang lahat. Nag-iwan na lang ako ng mensahe para sa mga magulang ko at humihingi ako ng tawad sa mga ginagawa ko sa kanila. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay dali-dali na akong umalis at pumunta na sa stasyon ng bus para masimula na ang mahaba-haba kong biyahe. Mama Mia, nung makarating na ako sa address na binigay sa akin ni Jane, ay agad niya akong niyakap. Nagpasalamat siya sa akin, Mama Mia, dahil hindi ko siya pinabayaan. Sabi ko, pananagutan ko siya. Sabi ko, magtatrabaho ako para sa aming dalawa. Pero Elmer, wala naman tayong pera. Paano tayo makakasurvive? Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Sabi ko. Mama Mia, inunti-unti ko po ang perang dala ko. Lumipat kami sa ibang bahay. Kwarto lang pala ang nakuha namin sa isang squatters area. Yun lang kasi ang afford ng budget ko noon, Mama Mia. Dahil alam ko na kailangan ko yung pagkasyahin ng ilang buwan dahil kailangan ko pang paghandaan ng panganganak niya. Dahil sa hindi pa naman ako tapos noon ng high school, Mama Mia, at hindi pa po ako nasa legal na edad, ay tanging pagkakargador lang sa pinakamalapit na palengke ang trabaho ko. Mahirap, Mama Mia, pero kinakaya ko para sa magiging anak naming dalawa ni Jane at para na rin sa kanya. Hindi ko alam, pero tingin ko noon, Mama Mia, isa na kaming pamilya. Tingin ko noon ay girlfriend ko na siya o asawa ko na siya. Dahil magkakaroon na nga kami ng anak, hindi ba? Wala na kaming kumpirmasyon tungkol sa pagmamahal namin para sa isa't isa. Para sa akin naman noon ay sapat na rin yun, Mama Mia. Sapat na na magkasama kami sa iisang bubong at gumagawa na kami ng sarili naming pamilya. Makalipas ang ilang buwan ay nanganak na si Jane ng isang malusog na babae. Masayang-masaya ako, Mama Mia. Kahit na ang bata-bata ko pa at kahit na kinakabahan ako sa malaking responsibilidad na nakaatang na sa mga balikat ko, ay okay lang sa akin yun. Ang totoo, Mama Mia, ay masaya pa rin ako. Ang totoo, kahit na nahihirapan ako ay nagkaroon ako ng panibagong lakas para patuloy akong mabuhay. Masayang-masaya ang puso ko, Mama Mia. Sa wakas ay magiging pamilya na kaming dalawa ni Jane. Mas pinagpursigihan ko pa ang aking pagtatrabaho. Hanggang sa naghanap na rin ng trabaho si Jane, Mama Mia, at ang sabi niya ay tsaka na lang ako magkakargador kapag umaga at gabi kapag nakauwi na siya. Pumayag naman ako dahil mas malaki na ang sasahuri niya kesa sa akin. Alam ko na mas makakatulong yun para sa aming dalawa, para sa aming pamilya. Naisip ko nga noon, Mama Mia, na siguro nga ay ito na ang simula ng magiging maganda naming kinabukasan. Pero hindi pala totoo yun. Dahil mula nung magkatrabaho si Jane, Mama Mia, ay nagbago po ang ugali niya. Lagi na lang po siyang irritable. Lalo na kapag sumusweldo siya, Mama Mia, at nakikita niya na lahat ng kinikita niya ay nauubos lang. Kung may matira man ay hanggang allowance niya lang. Ano ba namang buhay to? Lahat naman talaga ginagawa ko, pero bakit naman ganito? Walang natitira para sa akin, hindi nga ako makabili ng pulbo para sa mukha ko eh.
Sabi niya na kinakausap ang kanyang sarili bawat umaga. Ako naman, Mama Mia, ay nasasaktan po sa mga sinasabi niya. Alam ko kasi na part ng pagpaparinig niya ay ako. Napakaliit lang talaga kasi ng sinasahod ko, Mama Mia, sa pagkakargador ko sa palengke. Pero ang naisip ko noon, bakit naman hindi maalala ni Jane na nung wala pa siyang trabaho, ay ako naman ang humahanap ng paraan para sa amin? Bakit naman ganun siya? Nung wala pa nga akong trabaho, ako naman ang nakakapag-provide sa kanila at hindi naman ako nagre-reklamo. Pero hinayaan ko na lang siya, Mama Mia. Hanggang sa unti-unti ay namihasa siya. Lagi na lang siyang nagpaparinig. Ako, Mama Mia, ay nasasaktan na talaga ako ng todo. Kaya humahanap rin ako ng ibang racket para nang sa ganon ay may maidagdag ako sa aming bahay. Para may maidagdag ako para sa aming mga gastusin. Pero hindi yun naging sapat para kay Jane, Mama Mia. Dahil palagi pa rin siyang galit. Hanggang sa isang araw ay hindi na lang siya umuwi ng isang gabi. Inantay ko siya. Kinabukasan ay dumating siya. Tinanong ko kung bakit hindi siya nakauwi pero ang sabi niya wag daw akong tanong ng tanong. Mama Mia, hanggang sa unti-unti ay nakikita ko na ang kakaibang kinikilos ni Jane. Hindi na lang po siya gabi-gabi nalilate ng uwi, kundi marami po siyang dalang mga gamit. Mga gamit na alam kong hindi niya kayang bilhin sa sahod niya. Palagi akong nagtatanong sa kanya pero hindi siya sumasagot sa akin ng maayos. Ang sabi niya, hayaan ko raw siya. Mga mamahaling blouse, mga makeup, mga skincare, lahat meron siya, Mama Mia. Jane, ano ba talaga ang trabaho mo? Bakit ganyan ang sahod mo? Ano ba, Elmer? Bakit ang pakialamero mo, ha? Ano bang pakialam mo kung anong trabaho ko? Ayos lang naman kung anong trabaho ko, diba? Tsaka hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Ako pa rin naman ang nagpapalamon sa'yo at sa anak mo. So bakit magagalit ka sa akin? Eh kasi Jane, napapansin ko kasi na nawawalan ka na ng panahon para sa anak natin. Di ba nga nagtatrabaho ako? Kaya ikaw na munang bahala dyan. Pero Jane, ako rin naman, sumasideline din eh. Kaya kailangan din na alagaan mo yung anak natin para nang sa ganun ay ako naman ang kumita. Ano pa bang kailangan mong kitain, Elmer? Ipinoprovide ko na nga lahat. Ang gusto kong gawin, alagaan mo yung anak natin. Anong gusto mo? Ako ang tumigil sa pagtatrabaho tapos ako mag-alaga sa kanya? Eh anong pagkain ang maiaahain mo sa akin? Toyo? Magdildil ng asin? Ganun ba? Sabi niya ng pagalit. Tinapos na niya ang pag-uusap namin, Mama Mia, at bigla siyang pumasok sa kwarto. Ako naman ay nasaktan sa mga sinabi niya. Bakit ganun si Jane? Bakit nakalimutan na niya lahat? Lahat ng sakripisyo ko. Ngayon na siya ang mas kumikita. Ngayon na siya ang mas may pera. Siya ang nagpapalamon sa amin. Bakit ganito na siya ngayon? Mama Mia, hindi ko na nga nakontrol pa si Jane. Pilit ko siyang kinokontrol. Pilit ko siyang tinatanong kung saan siya, pero galit lang ang lagi niyang sagot sa akin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nahuli ko na nga si Jane. Nahuli ko siyang may kasamang iba. Hindi lang basta kasama, kundi nakaakbay pa ito sa kanya habang siya ay nakahawak naman sa bewang nito. Pagkatapos ay pinasakay siya nito ng jeep at hinalikan sa mga labi. Napakasakit ng puso ko noon, Mama Mia, pero wala akong magawa dahil lumandar na ang jeep na yon. Susundan ko sana ang lalaki, pero may biglang mga sumalubong sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman, ang naisip ko ay umuwi na lang. Ano bang laban ko dun sa lalaki? Patpatin po ang pangangatawan ko habang yung lalaki ay halatang may edad na rin. Halatang sakto na po siya sa edad. At kapag sinugod ko siya, alam na alam kong matatalo niya ako lalo pat may mga kaibigan siyang kasama.
Naisip ko noon, Mama Mia, na umuwi na lang at si Jane na lang ang tanungin. Pagka-uwi ko ng bahay ay nandun na si Jane. O saan ka galing? Nasaan yung anak mo? Teka, kukunin ko kina Aling Cecil. Iniwan ko kasi dahil may nilakad ako eh. Sige, kunin mo na para makatulog na tayo. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob para itanong sa kanya kung saan siya galing. Ikaw, Jane, saan ka ba nang galing? Tanong ko. Ano bang klaseng tanong yan? Nagtatrabaho ako, hindi ba? Para may maipalamon sa'yo. Jane, alam mo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit mong sumbat sa akin ng pagpapalamon mo sa akin. Eh, ilang buwan din naman ako nagpalamon sa'yo ah. May narinig ka ba? Ilang buwan naman na ako ang sumuporta sa'yo. Pero nagreklamo ba ako? Huwag ka ngang mag-inarte dyan, Elmer. Kalalaki mong tao ang arte-arte mo. Sabi niya ng galit. Jane, alam mo ba? Kita-kita kanina eh. Sino ba yung lalaking kasama mo? At naghalikan pa talaga kayo bago ka tumungtong ng jeep. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay bigla siyang nagulat. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo, Elmer, ha? Saan mo ba napupulot yung mga yan? Jane, huwag ka nang magkaila. Hindi naman ako bulag eh. Lalong hindi ako manhid. Alam ko, Jane. Alam kong may ginagawa ka. Kaya nga sinundan kita eh. Alam mo bang nagantay talaga ako sa loob? Nagantay talaga ako sa labas ng pinagtatrabahuan mo? So ano na kita ngayon, stalker ka na? Sabi niya na pilit pa rin binabaliktad ang sitwasyon. Jane, yung tanong ko ang sagutin mo. Sino ba yung lalaking yun? O sige, para matahimik ka na. Siya yung boyfriend ko. Siya yung nagbibigay sa akin ng mga luho na hindi mo kayang ibigay, na hindi ko kayang bilhin dahil pinapalamon pa rin kita. Sabi niya. Boyfriend? Bakit ka may boyfriend? Eh may live-in partner ka na. Tumawa siya ng tumawa, Mama Mia. Anong sabi mo? Live-in partner? Bakit? May relasyon ba tayo? Bakit? Mahal ba natin ang isa't isa? Jane, matagal na tayong nagsasama sa iisang bubong. Nagsisex din tayo. Eh, anong tawag mo sa atin? Elmer, kailan ko ba sinabi sa'yo na gusto kita? Kailan ko ba sinabi sa'yo na magkarelasyon tayo? Wala naman, di ba? Kailan ka ba nanligaw sa akin? Kailan ba kita sinagot? Hindi naman, di ba? So bakit ngayon ang arte-arte mo? Wala tayong relasyon, okay? Hindi kita boyfriend. Nagkataon lang na ama ka ng anak ko dahil nadisgrasya mo ako. Nadisgrasya kita dahil ikaw yung nauna. Hindi ko na rin napigilan noon ang bibig ko, Mama Mia, at kung ano-ano na ang mga pinagsasasabi ko. Kaya naman, sinampal ako ni Jane. Oo na, alam kong ako ang lumandi sa'yo. Pasensya ka na ha. Mahina kasi ako nung mga panahon na yun. Sorry, dahil nagkaroon ka patuloy ng responsibilidad ng dahil sa akin. Pwes ngayon, mawawalan ka na ng responsibilidad, at least sa akin. Pero sa'yo na yung anak mo, hindi ko yan isasama. Ayoko ng isang bata. Sabi ko naman sa'yo dati, di ba, ipapalaglag ko yan? Eh, hindi ka pumayag. Kaya eto, ikaw ang kumargo dyan. Sa'yo yan. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay bigla siyang tumalikod sa akin at pumunta sa aming kwarto. Agad ko siyang sinundan, pero nagsimula na siyang mag-empake. Nakiusap ako sa kanya, Mama Mia, na pag-usapan namin ang problema. Napatatawarin ko siya. Ano bang patatawarin, Elmer? Wala kang dapat patawarin sa akin dahil hindi nga tayo. Ang bobo mo eh. Hindi ka makaintindi. Kaya ngayon, aalis na ako sa bahay na to para naman huwag mong isipin na magka-live-in partner tayo, na may relasyon tayo. Aalis na ako, okay? Bahala ka na dyan sa anak mo. Ipaampun mo kung gusto mo. Mama Mia, wala nga talaga akong nagawa.
Umalis si Jane nung gabing yon at hindi na nagpapigil kahit anong pagmamakaawa ko sa kanya. Pagkatapos niyang umalis ay hindi ko na rin makontak ang cellphone number niya, Mama Mia. Cannot be reached na ito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pero isa lang ang sigurado ako, Mama Mia. Wala na siyang balak pang balikan ako. Napakahirap po nang naging buhay ko mula noon. Pilit ko pong itinataguyod ang anak namin. Pilit ko po na sinasabi sa kanya na akong bahala sa kanya. Mama Mia, nagtatrabaho ako bilang kargador sa palengke at umi-extra rin bilang construction worker. Yung anak ko ay iniiwan ko sa kapitbahay namin kapag nagtatrabaho ako. Pero isang araw, Mama Mia, ay hindi na kinaya ng katawang lupa ko ang pagod at ang hirap sa pagtatrabaho. Nagkasakit ako, Mama Mia. Grabing ubo at lagnat ang naranasan ko noon na nanginginig ako tuwing gabi. Doon ko naisip, Mama Mia, na mamamatay kaming dalawa ng anak ko ng dilatang mga mata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko yun kakayanin. Pero doon ko naman naisip ang mga magulang ko. Siguro naman, Mama Mia, matatanggap pa rin ako ng mga magulang ko. Kaya kahit hiyang-hiya ako sa sarili ko noon, Mama Mia, ay nanghiram ako ng pera sa kapitbahay. Sabi ko ay papacheck up ko lang si baby. Naawa naman sa akin si Ate Cecil kaya pinahiram niya ako. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay umuwi kami ng anak ko sa probinsya. Ginamit ko yung perang hiniram ko para pamasahe. Walang-wala kasi ako noon, Mama Mia. Ni gamot para sa sarili ko ay hindi ko nabili. Pagdating ko sa bahay namin, ay nandun ng aking mga magulang. Mama Mia, nung makita ako ng nanay ko, ay bigla itong umiyak at sinalubong ako ng yakap. Ma, sorry po. Sorry po talaga. Kinuha niya yung anak ko at sinalubong rin ako ng papa ko. Akala ko nga noon ay suntok ang isa sa lubong niya sa akin pero niyakap niya rin ako. San ka ba nang galing, Elmer? Ba't ang tagal mong nawala? At ano bang nangyari sa'yo? Napakapayat mo na. Teka, may lagnat ka pa ba? Sabi ng papa ko nung maramdaman niya ang init na nagmumula sa aking katawan. Oo eh, wala na po kasi akong ibang mapuntahan. Sana po, tanggapin niyo kahit yung anak ko na lang. Ano ka ba, anak? Siyempre, tanggap ka namin dahil anak ka namin. Kahit anong mangyari, tatanggapin ka namin, Elmer. Sige na, pumasok ka na. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga ka muna. Alam namin nilalagnat ka eh. Sige na, kukuha muna ako ng gamot. Sabi ni Mama at binigay sa papa ko ang anak ko. Mama Mia, pinagpahinga muna ako ng mga magulang ko. Kinabukasan, nung magising ako ay medyo okay-okay na ang pakiramdam ko. Lumabas ako dahil naaamoy ko na ang nilutong almusal. Pinagalmusal nila ako, Mama Mia. At doon ay tinanong nila ako kung anong nangyari. Umiiyak at humihikbi ako habang kinukwento ko ang lahat na nangyari sa akin sa Quezon City. Mama Mia, doon ay niyakap ako ng aking mga magulang. Tinanggap nila ulit ako nang walang panghuhusga. Tinanggap din nila ang anak ko. Muli akong nag-aral, Mama Mia. Ngunit pagkatapos ko ng high school, ay sinabi ko sa mga magulang ko na magtatrabaho na ako. Lumuwas ulit ako, Mama Mia, at pumunta sa Quezon City dahil tinawagan ako ng isa kong kaibigan noon sa construction at ang sabi niya ay meron na raw siyang nahanap na mas magandang trabaho. Naghahanap raw sila ng ibang trabahador kaya kailangan ko raw lumuwas doon. Mas malaki raw ang sahuran. Lumuwas ako doon, Mama Mia, at ang una kong ginawa ay hinanap ko po si Ate Cecil. Binayaran ko ng doble ang naging utang ko sa kanya. Sabi niya ay ayos lang yun at tulong na lang niya yun sa akin.
dahil naaawa rin siya sa sinapit ko mula sa mga kamay ni Jane. Pero Mama Mia, hindi po ako pumayag na hindi makapagbayad sa kanya. Dahil kung hindi po dahil sa pera niya, ay hindi po naging maayos ulit ang buhay ko. Kahit na ayaw ng mga magulang ko na balikan ko ang Quezon City, Mama Mia, ay wala naman silang nagawa nung nagdesisyon ako na gawin yon. Naging masaya po ang buhay ko ngayon. Unti-unti pong umaayos ang lahat. Meron na po akong bagong girlfriend ngayon, Mama Mia. Ay, unang girlfriend pa pala. Dahil ang sabi nga ni Jane ay hindi ko naman siya naging girlfriend noon. Tanggap ng girlfriend ko ang anak ko. Meron rin siyang matinong trabaho. Mama Mia, yung anak ko ay dinadalaw-dalaw ko na lang ng 2 beses sa 1 buwan. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Hindi man masyadong masagana, pero at least maayos na ang lahat. Sigurado na ang relasyon na meron ako. Sigurado na ako na mahal ako ng taong kinakasama ko. Hanggang dito na lang po ang lahat, Mama Mia. Kung itatanong niyo sa akin kung anong nangyari kay Jane, ay hindi ko na po alam. Wala na po akong alam kung saan na siya ngayon. Ayos na rin yon. Ang wish ko na lang ay sana nasa maayos siyang kalagayan at hindi siya kinarma sa ginawa niya sa akin at sa aming anak. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pakikinig niyo nitong kwento ko. Lubos na gumagalang, Elmer. Alam mo, napakahirap talaga kapag hindi sigurado ang katayuan mo sa buhay ng taong minamahal mo. Kahit na sabi mo ay okay naman kayo, yung iba nga, kahit may titulo na, kahit girlfriend na, nagagawa pa rin saktan. Kahit asawa na, nagagawa pa rin iwan. Wala kasi yun sa ganun. Pero importante rin na meron kayong label. Importante din na hindi malabong usapan ang meron kayong dalawa. Tama ka, Elmer. Hindi natin makokontrol ang mga taong mahal natin. Ang magagawa lang natin ay mahalin sila sa paraang alam natin. At magdasal na sana ay patuloy pa rin silang magmamahal sa atin sa bawat bukas na darating. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Elmer. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng kanyang buhay, paki-like at paki-share ng video na to. Paki-click na rin ang notification bell kung kayo ay nakapag-subscribe na. Kung di pa, mag-subscribe muna, click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Kung meron din kayong sariling kwento ng buhay na nakaka-inspire, nakakainis, o nakakapagbigay ng leksyon, mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.